Okay. So, ano nga ba itong human milk bank na ito? Next slide, please. Ang human milk bank ay isang serbisyo na itinatag para mangolekta, mag-screen, magproseso, magtago, at mag-distribute ng mga donated na human milk para ating matugunan ang mga kailangan ng ating mga maliliit na mga babies. Okay. So kung meron tayong blood bank, meron din tayong human milk bank. So bakit natin kailangan ng human milk bank? So alam natin na ang best na pagkain pa rin ng ating mga babies ay ang breast milk. Okay. So bakit natin kailangan ng breast milk? Next slide po. Okay, so maraming advantage or maraming advantages ang ating human breast milk. So ang mga ito ay syempre pinoprotektahan nito, okay, ang ating mga babies sa mga impeksyon at iba't ibang sakit. So nakita sa mga pag-aaral na kumukonte ang mga kaso natin ng diarrhea at pneumonia at impeksyon sa tenga ng ating mga babies kung ang gamit nila ay ang ating pinapakain sa kanila ay ang breast milk. Okay. So, ano pa yung mga iba? So, nagiging matalino din ang ating mga babies kapag ka naka-breastfeeding tayo or nagbibigay tayo ng breast milk. Mas maganda ang kanilang vision. Okay? So, mas ano din tayo, mas less din ang pagkakaroon nila ng mga allergies. So bukod dito sa mga advantage sa ating mga maliliit na babies or sa ating mga babies, ang advantages din nito para sa ating mga nanay ay syempre nagkakaroon sila ng lesser na occurrence na magkaroon ng cancer later on or yung ating sinasabing cervical cancer. Okay, so next slide. So, sino naman ang makikinabang sa ating human milk bank? Actually, lahat ng ating mga babies ay pwedeng makinabang sa ating human milk bank. Okay. So, yung mga babies natin, yung mga ating mga term babies o yung ating malalaking babies na ang mga nanay ay hindi pa nakakapagbigay, okay, ng gatas. So, maari tayong kumuha sa ating mga human milk bank. Pero mas nakakatulong ito sa ating mga babies na may sakit at sa ating mga babies na kulang sa buwan. Okay, so sila yung ating mga tinatawag na preterm babies o yung mga babies natin na mayroong mga immunodeficiency disease gaya ng HIV and AIDS o yung mga babies natin na may mga allergies o kaya yung mga babies natin na naa-admit sa ospital at separated sa ating mga nanay. Nakakatulong ang ating human breast milk, okay? O yung mga dinodonate nating human breast milk sa mga nanay or sa mga babies na ang mga nanay nila ay nasa critical na kondisyon at hindi pa makapagbigay ng breast milk sa kanilang mga babies. Okay, so paano or ano ang nangyayari sa ating human milk bank? Okay. So pagpasok ng ating nanay, okay, i-interviewin sila at syempre kailangan nating i-counsel at hihingi ng consent para sila ay mag-donate ng kanilang breast milk. Okay. Papaliwanag din natin ang importansya ng pag-donate ng breast milk. Okay, so next slide po. So matapos na ma-interview at matapos na masuri or ma-examine yung ating mga nanay kung sila ba ay fit para mag-donate, okay, so sila ngayon ay pinapapunta sa isang parang pumping station natin na nasa loob din ng ating human milk bank. Okay, so nangongolekta tayo ng gatas sa pamamagitan ng manual expression o sa paggamit ng breast pumps na makikita natin doon sa ating larawang naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Okay.
Pagkatapos noon, ang mga nakolektang gatas ay ilalabel natin at ilalagay sa freezer. Ang nakalabel doon, syempre, yung container ng gatas natin, nakalabel doon ay yung pangalan ng nag-donate, yung oras, okay, at araw kung kailan na-donate ang gatas or kailan nakolekta ang gatas, ilang ml yung nakolekta ang gatas, at kung ito ba ay term or preterm milk or galing ba ito sa nanay na ang anak niya ay term or galing ba ito sa nanay na ang anak niya ay preterm. So, mahalaga na i-ano natin na nililabel namin na term or preterm milk kasi yung term milk ibibigay din natin sa mga babies na nangangailangan na term din. At yung preterm milk na galing doon sa nanay na may premature na anak ay binibigay din natin doon sa mga premature na babies para ma-meet yung kailangan ng ating, ma-meet yung nutrients na kailangan ng ating mga babies. Okay. So pagkatapos na makakolekta tayo ng gatas, okay, so yung frozen na gatas na yon ay tinotho namin siya. Kung makikita nyo yung nandito sa ating larawan, so meron yan parang kahon. So yan yung tinatawag nating laminar flow. Okay, so yung laminar flow, pinapreventahan niya ang pagpasok or para malinis ang pag-prepare natin sa ating mga gatas. Okay. So, yung nalusaw na gatas o yung ating thawed milk, okay, ay binagsasama-sama natin sa iisang malaking container para i-transfer ulit natin sa isang malinis na container na pwedeng gamitin para sa pasteurization. Okay. So, yung next slide po natin. So pagkatapos noon, yung nakikita niyo namang picture ngayon ay yung ating pasteurization machine, yung parang metal dyan sa ating mga screens. Okay. So itong machine na ito ay nag-provide ng parang heat or init. So imagine niyo, sobrang init na binibigay ng machine na to. So 62.5 degrees Celsius. So napapainitan sa ganyang temperatura ang ating gatas, okay, yung na-donate na gatas for 30 minutes. Ito ay ginagawa natin para mamatay kung anumang mikrobyo ang nandoon sa gatas. Okay. So, pagkatapos ng pasteurization, para mas ma-assure natin na safe talaga ang ating ibibigay na gatas, okay? Pinapadala namin sila doon sa ating laboratorio. Yung sample ng gatas ay pinapadala sa laboratorio para ito ay mag-undergo, okay, ng tinatawag nating milk culture. So titingnan ngayon kung meron bang tutubo na bacteria doon sa gatas. Okay. So once na alam namin na walang mikrobyo yung ating milk, okay? So ano ang ginagawa natin? Nilalagay natin yung ating gatas naman sa isang freezer, okay? At dapat yung freezer natin nasa negative 20 degrees Celsius. Okay, so yun yung ginagawa natin. So pagkatapos nito, mga prosesong ito ay, next slide po natin, maaari na natin siyang ibigay sa mga nangangailangan na babies. Okay. So, usually, humihingi po kami ng prescription galing sa mga doktor, okay, kung bakit kailangan ng ating baby ng donor's breast milk or pasteurized donor's breast milk. Okay. So, syempre, meron din tayong pinifill upan na forms at meron din tayong minimal fee, okay, na kinokolekta. Hindi para pambayad doon sa ating gatas, dahil sa yung gatas natin is ano yan eh, dinodonate ng ating mga mommies or libre nilang binibigay sa atin. But yung fee na yon ay para sa pagproseso ng ating gatas. So yun. So na-advise din namin na ang kukuha nito ay dapat may dala silang cooler or gel freeze packs bago
magpunta sa human milk bank natin. Okay. So, sa buong Pilipinas, meron pa lang tayong 22 human milk banks. At maswerte tayo dito sa Cordillera Autonomous Region, meron tayong isa na matatagpuan dito sa ating ospital, dito sa Baguio General Hospital and Medical Center. Okay, so, next slide po. Okay. So, ito ang pinakaunang human milk bank. At ito ay idinonate sa atin ng Rotary Club Korea and Rotary Club Timog noong March 27, 2019. Okay. So bago po mag-pandemic, meron na tayong human milk bank. At ito ay makikita natin or mapupuntahan natin sa loob ng main building ng BGHMC po, katabi ng Pediatric Newborn Care Unit or katabi po ng ating Neonatal Intensive Care Unit. At sa ngayon, apat po kami na staff ng Human Milk Bank. So, next slide po. Okay, so, ano yung mga ino-offer naming serbisyo? So, kami ay nangungulekta, nag-store, nagpa-pasteurize, at nagbibigay ng human milk sa mga nangangailangan po. Yung mga babies na galing sa ibang institution or maski sa mga galing sa kanilang mga bahay na nangangailangan ng donor milk ay pwede po nating bigyan ng ano ng open po yung ating ano milk bank para po sa lahat ng mga taga Baguio maski po yung actually meron din po kaming parang binigyan ng serbisyo from ano po siya galing po siya ng La Union so ano rin po tayo nagbigay din po tayo nagbibigay din po tayo ng human milk bank as tulong po pag kunwari meron po tayong mga calamities gaya po yung mga typhoon or earthquake or any po na ng calamity okay na kailangan po ng mga babies natin ng milk okay so instead po na formula milk ang ating ibibigay so mas maganda po na nagbibigay tayo ng human milk okay so dito rin po sa amin so nag-offer din po kami ng breastfeeding promotion so meron po kaming mga lectures pwede niyo po kaming imbitahin para po magbigay ng breastfeeding education sa inyong mga barangay. Okay. So sa aming Human Milk Bank, nagbibigay din po kami ng breastfeeding support in the form po of breastfeeding counseling and also nagbibigay din po kami ng libreng lactation massage. Okay, tumatanggap din po kami ng mga breast milk donation hindi lang po sa aming mga pasyente, but sa lahat po ng mga may gustong mag-donate ng gatas. Okay, so yung pong ating operating hours, as of now po, depende pa lang po muna sa mga staff na available. Pero po, pwede nyo pong tawagan ang BGHMC, PNCU para po sa aming mga schedules. Okay, so ang meron po tayong processing fee gaya ng nabanggit kanina, so 300 per 100 ml po siya. Okay, pero sa mga sa mga nangangailangan na kinoconsider po natin na galing sa indigent families, pwede po tayong magpunta sa malasakit at DSWD para po makuha natin ng para po matanggal po yung processing fee natin. So yaan. So, gaya po nung nasabi ko kanina, yun pong ating mga breastfeeding education, counseling at lactation massage ay makukuha natin ng libre sa ating human milk bank. Since 2019 po hanggang ngayon, so yung aming total of donors, yung inpatient po namin na donors, okay, o yung mga mommies na ang mga babies nila ay na-admit sa ospital, 155 na po yung aming mga donors. Sa labas naman po, meaning yung mga hindi po naka-admit sa aming ospital, meron na kaming total of 46 donors pa lang po. So, donated milk
po natin yung galing po sa mga admitted sa hospital, nakakolekta na po tayo ng 133,450 ml. At yung mga galing naman po sa labas, kami po yung labis na nagpapasalamat kasi madami din po kaming nang kokolekta. Okay? So yung mga hindi namin, mga naging pasyente. Okay? So 120,235 ml na po ang aming nakokolekta. So ang total po ng aming na pasteurized na nagatas ay 257,300 ml. And yun pong ating na-dispense na nagatas is 171,850 ml na binibigay natin sa ating mga pasyenteng inpatients po natin as well as yung mga naka-admit na babies sa labas po ng ospital. Okay, so total po natin is 234 small babies ang ating natulungan. Okay? Natulungan na mag-survive po nang dahil dun sa donasyon ninyong breast milk. Okay. So next slide po. Okay, so sino-sino ang mga pwedeng mag-donate? Okay. So yung mga pwedeng mag-donate ay syempre kailangan yung ating mga healthy lactating women who is capable of donating her expressed breast milk. So, kailangan po walang sakit ang ating mga nanay na magdo-donate. Kailangan din po na ang kanilang mga anak ay healthy din. Kasi syempre, ang priority po natin ay ang kanilang mga anak din po muna. Okay? So, kung kunwari ang kanilang mga anak ay may sakit, so as much as possible, or premature din, okay, as much as possible, uunahin po muna yung kanyang baby bago mag-donate sa ating human milk bank. Okay. So dapat din po ay willing siya or meron po tayong consent, okay, na i-interviewin natin siya, okay, at saka titingnan po natin yung kanilang mga test, okay, at e-examinin din po natin sila. Willing silang ipa-examine ang kanilang breasts, okay, at willing din silang kung kinakailangan ay magpa-test gaya po nung test para sa hepatitis B o kaya test sa HIV. Okay? So, yung mga yan po. Kung ito lang naman po ay kung kinakailangan. Okay? Pag meron naman na po kayong mga test ng mga anti-HBs, AG, so pwede naman na po yun. Okay, yung mga recent, 'di ba? Kung minsan pagka po kasi bago tayo mga anak, pinapa-test po nung ating mga obstetricians yung para sa hepatitis B screening. Okay, so pwede naman na po 'yon. Okay. So the mother, okay, will also be willing to receive and follow basic instructions on expression, collection and storage of breast milk. Okay, so pwede po na mag-express sa ating human milk bank, okay, doon mismo. Or pwede din po, tumatanggap din po kami ng mag-express sila doon sa kanilang mga bahay, okay. And basta po willing sila na i-follow kung ano po yung proper way of collecting ng breast milk. So, yan. Okay? So, next slide po. So sino naman ang hindi mga yung mga hindi pwedeng mag-donate o kaya temporary na hindi pwedeng mag-donate, okay? So hindi pwedeng mag-donate muna yung mga naninigarilyo or gumagamit ng nicotine replacement therapy. Kasi syempre yung sigarilyo natin nagko-contain yan ng mga nicotine at saka iba pang harmful substances na pwedeng lumipat sa ating breast milk. Okay? So, kung ang nanay din natin ay gumagamit ng mga illicit drugs like your cocaine, shabu, marijuana, okay, so basta yung mga yon, so hindi pa muna natin sila inaallow na mag-donate. Okay. So, hindi rin natin inaallow mag-donate yung regular use of more than 2 ounces of hard liquor or its equivalent, so 355 ml or 2 cans of regular beer, 240 ml of table wine in 24 hours. Okay, so after 24 hours, pwede na ulit silang mag-donate. Okay.
Hindi rin pwedeng mag-donate kung yung ating mommy or yung ating magdo-donate na nanay ay na-test sa HIV o kaya kasama siya sa mga high-risk groups na pwedeng magkaroon ng HIV or sexually transmitted diseases. So hindi rin pwedeng mag-donate ang mga nanay na merong exposure sa diagnostic, therapeutic, and environmental radiation. So pag meron silang exposure sa radiations, hindi rin sila pwedeng mag-donate. Okay, so pag sila din ay nakatanggap ng organ or tissue transplant within the last 12 months, so hindi din pwedeng mag-donate ng breast milk. Okay. Or, ito rin, so have body parts pierced with instruments not intended for single use, like your permanent or tattooing makeup applied by needle or an accidental stick with a contaminated needle within the last 12 months. Okay, so yon. Okay, so hindi din natin sila ina-accept kasi syempre pagka, di ba nakukuha din kasi natin yung ating mga HIV dun sa ating mga needles. Okay, so kung hindi single use yung ginamit na pan-tattoo, okay, so, or kung hindi, baka kung okay na, ma'am. Wala pa din. Okay. Okay, so ano, nawala ako. Sorry. Ayan. Okay, so tuloy natin. Okay? So ito yung mga hindi pwedeng mag-donate. Okay, nanay. Okay, so next slide po. So pag meron ding rubella, okay, yung German measles sa donor, okay, so yung sa nanay, meron siyang German measles, o kaya yung family member niya is nagkaroon ng measles, ganun din kapag yung mga chicken pox, ganyan. So hindi muna natin sila pwedeng kuhanan ng gatas. Okay. So pag meron din yung nanay pagka nabakunahan ng live rubella vaccine, so hindi pa rin, okay? So, ito ulit, syempre yung alak natin during the 12-hour period following consumption of alcohol. And syempre, hindi rin natin pa as of now tinatanggap or hindi natin tinatanggap yung mga mommy na meron silang mastitis or merong mga breast or nipple infections. So, yeah. So, sila yung mga donors na hindi qualified, okay, na magbigay ng breast milk. Okay. So, yung ano natin, yung chart natin, so ito yung parang kung paano tayo mag-store ng ating mga gatas. So, kung kunwari, okay, meron tayong mommy na madaming gatas, okay, so pwede natin silang instruct na mag-pump and itago ang kanilang milk. Okay, so pag iniwan natin sa lamesa ang ating milk, okay, so sa room temperature, so pag ang ating gatas ay galing sa term, okay, so ating nanay ay may term na baby, so 6 hours hanggang 8 hours ang itatagal ng ating gatas. Pag premature, usually 4 hours lang yan. So pwede rin nating silang store sa cooler, okay, tatagal ang gatas ng 24 hours, okay. And pag preterm milk naman, 12 hours. So, pag naman sa refrigerator, okay, 4 degrees Celsius ang temperatura, okay, 48 hours para sa term at para sa preterm, 24 hours. So, just a reminder, dapat nilalagay natin ang gatas sa may likod ng refrigerator, hindi sa harap. Dahil sa pagbukas-bukas natin ng refrigerator natin, okay, nag-iiba ang temperatura. So, hindi nagiging stable ang temperatura. Okay. So, sa ating refrigerator na one door, ibig sabihin,
Okay? So isa ang door ng ating freezer at ng body ng refrigerator, pwedeng tumagal ang ating gatas ng 2 weeks. And kapag naman 2 doors, separate ang freezer at saka separate ang body ng refrigerator, pwede siyang tumagal ng 2 months. Okay, so sa ating mga milk bank freezers o kaya yung mga freezers kung saan meron tayong kunwari yung sa mga Monterey, yung mga sa poultry, yung mga refrigerators nila. So pag ang gatas nilagay mo doon, tatagal siya ng 3 months. However, pag pasteurized siya, pwede siyang tumagal ng 12 months or 1 year. Okay? So advise yung mga mommies natin na madaming gatas talaga or kung kayo ay nagpapadede at meron kayong extra, so pwede niyong ipunin at pwede niyong i-donate para naman makatulong sa ating mga babies. And hopefully, ang tawag mo dyan? Ito yung ating magiging pamasko all year round sa ating mga premature babies. So, with that, i-end ko po yung aking very short lecture. Okay. So, thank you po for inviting me to this Usapang Salun-at. Okay, and thank you po sa lahat ng mga participants na nakinig. Thank you.